Mga kapatid, ating ginugunita ngayon ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria. Hindi po ito, mga kapatid, ang paglilihi ng ating mahal na ina sa ating mahal na puon. Kung hindi, ito ang paglilihi ni Santa Ana sa ating mahal na ina. Sa ating pagbasa, narinig natin, mga kapatid, kung paano na sa simula't simula pa, tinalaga na ng ating mahal na Panginoon ang ating mahal na ina para sa kanyang magiging papel sa ating kaligtasan in the history of our salvation. Sabi nga sa ating pangalawang pagbasa na mula sa sulat ni San Pablo para sa mga taga-Efeso, tayo mga kapatid ay hinirang ng Panginoon bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Plinano na ng Panginoon ang ating magiging papel sa kaligtasan ng tao, mga kapatid. At sa ating mahal na ina, simula pa, mga kapatid, nung si Eva ay gumive in, mga kapatid, sa temptasyon ng demonyo na maging kapantay siya ng Diyos. Nasa plano na ng Panginoon kung paano tayo maibalik sa Kanya, mga kapatid. Ang bagong Eva, ang ating mahal na ina, ang ina ng ating pinakamamahal na puon na itinalaga, na priniper ng ating Diyos para maging kalinis-linisang tagadala, vessel, mga kapatid, ng Diyos na nagkatawang tao ng ating tagapagligtas, ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, ating mahigpit na pinaniniwalaan na simula pa ang ating mahal na ina ay hinanda na ng ating Diyos na maging banal, sagrado na vessel na magdadala sa ating mahal na poon. Siya ay nilihi na walang bahid ng kasalanan para maging karapat-dapat na maglilihi sa ating Panginoong Diyos nang siya ay magkatawang tao. Kaya mga kapatid, sa ating ebanghelyo na galing kay San Lucas, narinig natin yung tinatawag natin na annunciation. Kung paano ibinalita ni Anghel Gabriel sa ating mahal na ina na siya ang magiging ina ng Diyos. Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. At sabi pa, nabababa ang Espiritu Santo sa kanya at lililiman siya ng kapangyarihan ng Diyos nang siya ay maglihi, maging vessel para sa ating Diyos na nagkatawang tao. At habang si Eva ay naging pasaway, mga kapatid, sa kanyang pagmamataas at pagnanais na maging kalebel ang Diyos, sa kababaang loob ng ating mahal na ina, siya ay naging karapat-dapat na maging banal na vessel para sa Diyos. At sa kanyang kababaang loob, sabi niya, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." Maging inspirasyon natin ang ating mahal na ina, mga kapatid. Tanggapin natin ang ating Panginoong Jesus, ang ating mahal na poong Jesus Nazareno sa ating buhay, nang tayo ay makibahagi sa kaligtasan ng sangkatauhan na may kababaang loob. At ihanda natin ang ating mga sarili sa pagtanggap sa ating mahal na poon
linisin natin ang ating mga sarili sa anumang bahid ng kasalanan nang tayo ay maging karapat-dapat na maging tahanan ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Hari nawa.